Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat mga kabarks. Andito na naman po ako. Nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon na mapag-isa dito sa kusina. Ang aking maliit na kusina. Inaakin ko. Andito po ako ngayon at aking lulutuin ay ang pork legs curry po. Na siyempre po, alam ko na paborito po nating lahat ng mga Pinoy ang pata. Ito naman po ay aking ginawang kakaiba, hindi lang puro kung ano pang luto dyan. Ito po mga kaibigan ng aking ingredients ng aking pork legs curry, siyempre ay ang pata. Ito po ay aking na pong pinalambot, okay, ng 2 oras It's a lovely heat only. Hindi masyadong malaki para hindi po siya madurog. Mayroon po ako dito 2 bell pepper, si red at saka yung green. At syempre, gagamit po tayo ng kalahati lamang po na big onion. White big onion at po pwede po yung pula. At saka luya, pampawala ng lansa. At syempre po, mga kabarbs. Hindi po siya matatawag ng curry kung wala pong curry paste. 3 kutsara ng curry paste at saka kalahating tasa po ng evaporated milk. Ito pang ginagamit ko pag nagagawa po ako ng curry chicken, katulad nitong curry pork legs. Ito po kasi ang aking pampalit sa gata. Wala po kasing fresh gata dito na nabibili. Mas maigi pa ang gatas na ebaporada. Malasa. O sige po. Sa lahat po, antabayan po natin ang aking pagluluto ng pork legs curry. At sa lahat po mga kabarks, ito po. Maraming salamat po pala sa panonood niyo sa aking video. At sana po, patuloy po tayong manood at matuto. Ang nagmamagaling yung ito, ako po, si Aileen. Antabayan po natin mamaya ang aking pork legs curry mamaya po. Kabarks, ito na po. Umpisahan na po natin ang pag-prepare ng aking mga ingredients. Ito po yung 2 sire at saka isa at itong si green. Ayun po, patiin lang po siya. Patiin din itong si green. Tanggalan ng buto. Tanggalan lang po ng buto. Andito na po yung aking onion. Nahiwa ko na po siya. Optional po. Saka yung luya. Ang luya po is slice lang po. Mga 3 at 4 na slices lang po. 1, 2, 3, 4. Yan lang po. Kabarks, naihanda ko na po ang aking mga ingredients para sa aking pork legs curry. Ngayon po ay umpisahan ko na pong lutuin. Ang aking binata, dumating na. Siya naman ang challenge ngayon pagka-exercise ng kanyang kapatid. Ako naman magluluto. Okay po, una-una po. Maglagay po ng mantika sa kawali. Kaunti lamang po. Po. Ilalagay ay ang luya. Ganyan lang po. Pag medyo po lumabas na po ang amoy ng luya, saka na po is white onion po. Ito po. Lumalabas na ang amoy ng luya, susunod po na po ang white onion. Ang sibuya ng puti. Yung
po, isasunod po ang chili flakes. Haluin lang po. Simmer lang po siya muna for 1 minute bago po lagyan ng kanyang pumpkin sauce. Lagyan po ng kaunti ng kanyang pinaglagaan po ng papa. Yung po ay kalahating tasa po. Evaporated milk kung kaya po ilalagay. Takpan natin yun, ha? Tingnan po natin. Ito na siya. Ilagay na yung natitira pang gatas. Hayaan kumulo. Hindi ko po hinahayaang ma-over cook ang aking milk dipper. Gusto ko po may crunchiness. Ito nga pala mga kabarks, kung hindi po available sa inyo ang curry paste, po pwede po kayong gumamit ng turmeric powder. Yun din po ang ginagamit kapag wala akong curry paste. Pakainin po na ang aking alaga. Maya. How? Ngayon po mga kabarks, it's time for me to eat my pork legs curry. Sabi po ng aking alaga, pure daw at saka nice. Wow, pure at nice. Tikman ko muna kung gaano nga katotoo ang sinasabi niyang pure at nice. Okay po, titikman ko na po ang aking niluto. Tikman ko muna yung kanyang sauce, sabaw. Wow. Totoo po ang sinasabi ng aking alaga. Totoo pong masarap. Masarap po ang sabaw, tama lang po ang timpla, at tikain ko pa po nakakain, sabaw pa lang. Sira naman ito ang aking diet. Naku, ang hirap. Mana! Ito po. Sarap. Hindi siya gaanong maanghang. Katamtaman lamang po ang anghang, kayang-kaya po ng mga bata, mga kabars. O pwede niyo po itong lutuin sa inyong bahay. At pwede niyo po itong ihain sa piyestahan sa mga handaan po.
lambot-lambot. Masarap. Mga kabarks, ibabaon ko sana bukas kasi off day. Kaso, gusto ko pa eh. Bili na lang ako ng sardinas bukas. Bili na lang ako ng sardinas bukas, ulam ko. Bahala lang, basta kakain ako ngayon. Troink. Bahala ng bukas, kain muna ako ngayon. Umpisahan ko na lang ulit bukas ang mag-diet. Masipa. Gutom, gutom si. Kain po. See? Ang laman. Temptation, I can't resist the temptation. So, kakainin ko siya. Bahala na bukas. Sardinas, bili ako. I-try nyo pong lutuin to. Mapapa-ua kayo. Diet mo sana. Kaso, wala akong magagawa. Nagutom ako. Bahala na ang bukas, sardinas. Talagang masarap. Wah. Boss. Hay nako, bukas wala akong ulam sa Pinas. Siniba. Ano ba 'yan? Mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood niyo sa aking video. Kung wala po kayong available na patatas, po pwede niyo pong ilagay ang kamuti. Opo, po pwede po. Masarap po. Huwag lang pong i-overcook ang kamuti. Masarap po. At kung wala din pong available na curry paste, po pwede pong gamitin ang turmeric powder. Yun po din ang aking nilalagay kung wala po akong curry paste. Kung hindi pa ako nakabili ng curry paste, yun lang po. At huwag niyong kalimutan ang pagluluto pag inilagay dito. Ang lahat ng nagiging resulta, ang nagiging outcomes po ay masarap ang naihahain ninyo sa inyong pamilya. Totoo po yun. Yun po palagi ang sinasabi ng aking alaga noon sa Singapore. Because I put it inside in my heart and then I prepare food for them nicely. Wow, that is an English. Ay, nag-nosebleed ako. Ano ba yan? Sige po mga kabarks, sa muli po nating pagkikita. At sisiguraduhin ko pong maghahanda na naman po ako ng ikaliligaya ng ating tiyan. Ito po ang yung lingkod. Na nagmamalaki ng wala po akong masabi. Sige po, bye-bye. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa panunood po. At itry nyo po. Hindi po kayo magkakamali. Masarap po siya. Simple-simple lang po. Madaling gawin. At hindi po kamahalan ang ingredients niya. Kayang-kaya po ng ating mga bulsa. At magugustuhan ng buong pamilya. At kahit na ang ating mga kapuso. Bye-bye!